Ang dami niya talagang tinatanggal na mababaw ang sense kahit si Victoria's Secret. Sis, nasa fun and playful side siya. While ito si Urban Bukay ay nasa edgy side but feminine pa rin yung amoy niya. Narealize ko lang kasi, chika, ano to, story time, chika time, ganyan. Kasi before, when the pandemic started, I was in Singapore. Kaya alam mo guys, sobrang saludo ko sa mga OFW na nakakaya na malayo sa pamilya kasi... What's up you guys? It's your girl, Aina G. Diba? May pabago tayong greetings ngayon. So, panibagong araw, panibagong budol na naman tayo guys. At ang ibubudol ko sa inyo ngayon ay isa na namang rare. Actually, dalawa na yata silang rare. Parang rare na rin itong si Urban Bouquet. Pero ito, sure na rare itong sa Picnic Summer Daisies. Pero Bath and Body Works, parang awan nyo na ibalik nyo naman ito ng repackage na same smell pa din sana. Kasi diba yung Happy Vibes and white t-shirt, nagbalik na siya repackage. Yung Happy Vibes, hindi pa dumating yung pre-order ko. Pero meron ako sa kanya ng old packaging and i-compare natin siya. Once dumating yung pre-order ko, i-compare ko ang amoy ni old packaging sa new packaging kung same pa ba. Pero ito, sobrang bango nito. Kaya Bath and Body Works petition to repackage Picnic Summer Daisies at ilabas niyo ulit. Parang awa niyo na. Ang dami niya talagang tinatanggal na mababangong scents. Kahit si Victoria's Secret, ang dami mababangong scents na limited edition lang. Plus hindi nila nire-repackage and everything. Bakit ganun? Life is so unfair. Char. So ito, dalawa sila. Ito yata ay parang rare na rin yata to. Kasi mahirap nang makahanap nito dun sa group. Parang konti nang nakitinda. So, unahin muna natin itong si Picnic Summer Daisies. So, sabi dito, Picnic Summer Daisies by Bath and Body Works is a floral fruity fragrance for women. It was launched in 2018. So, baka 2022 na, Bath and Body Works, baka naman ibalik nyo na to. Parang awan nyo. So, ang kanyang fragrance notes are pear, daisy, nectarine, and honeysuckle. I hate the smell of honeysuckle, diba? Pero I love this one. So, ang kanyang main accords are sweet, fruity, fresh, floral, aquatic, green, herbal, powdery, and white floral. Sobrang ganda lang ng packaging niya. Tinan mo, diba? Purple, tas yan may mga daisy. And ang ganda ng font niya, oh, cursive, na Picnic Summer Daisies. Tapos, super ganda. Yung ano niya, yung liquid niya lang ay hindi clear. So, try natin kung mag-stain siya. Kuha tayong tissue. Try ko. So, hindi naman. Hindi siya nag-stain. Hindi siya nag-stain. So, safe. Sana all. Kasi si Winter Candy Apple, sobrang namumula talaga siya. Hindi mo siya pwedeng magamit sa white globe. So, ito si Picnic Summer Daisies. Safe naman siya. And ang bango niya. So, nakalagay dito, fragrance notes niya nga are crisp pear, summer daisies, honeysuckle, and fresh nectarine. Sobrang simple lang ng bottle niya, pero ang ganda. And, yun nga, pag, ang tagal din ito, sa skin ko, 3 to 4 hours din siya. And sa clothes ko, hanggang kinabukasan, ay naaamoy ko pa din siya. So, medyo tinitipid ko siya, kasi nga, rare na tong scent na to eh. Hindi ko siya masyadong ginagamit, pero pag ginagamit ko siya, sa gabi, para wala lang, ang bango ko lang, amoy dalagang-dalaga ako, ganun. So, yun. And, ito, since naspray ko na siya dito, dito ko na lang siya amoyin. Ang bango nito, alam mo yun, amoy floral siya na mahinhin, hindi floral na overpowering, hindi yung nanununtok, yung nananapak, hindi ganun na floral, hindi overwhelming, sobrang sheer and light niya lang, and makukuha mo nga yung fruity niya. Juicy. Nandun yung juicy pear na amoy. Sweet, fruity, floral. Yung scent nito ni Picnic Summer Daisies. Naamoy ko to sa decant. Not knowing na rare na pala ito. Kasi before, nung nag-umpisa pa lang ako na mag-amoy-amoy ng decants. Mag-order ng decants. Nabili ko pala yung decant nito kay Sis Janina ng Fashion Insta. And nung naamoy ko siya,
Sobrang bango niya, sobrang light lang. Tapos naghanap ako sa group. Rare na pala to. Sobrang tagal kong nakahanap nito. Siguro mga 1 to 2 months bago ako nakahanap ng full bottle nito. At ang full bottle nito ay nabili ko kay Sis Yan Lolin. So, nandun yung mga link nila sa aking description box. Sila, isa sila, dalawa sila sa mga trusted sellers ko. Sobrang bango lang talaga ito. Alam mo yun, amoy para ka lang naglalakad sa ano, sa Garden of Flowers. Tapos tumatakbo-takbo ka doon. Para kang, yan, naka-purple the dress, ganun. Tumatakbo ka, tapos ginaganan mo yung mga flowers. Ay, mag-try ako maghanap ng picture. Ilagay ko dito. As in, sobrang ganun lang. Sobrang bango nito. Sobrang light. And very feminine siya. And hindi siya too mature. Pwede siyang gamitin ng mga baguets. Pwede siya sa mga teenagers. Pwede siya pang school, actually. Ngayon pang mag-face-to-face classes na. Pero ang hirap kong manap nito eh. Kahit yung huling alam ko, huling kailan ko si Kim Ordiales, wala na rin siya nito eh. Kasi siya yung nakita ko na huling merong ganito, bundle. Pero wala na daw, sold out na daw. Kasi parang tiyanong ko siya last time dahil may naghahanap. And try nyo mag-try kayo sa carousel. Pero make sure lang na it's legit. So pa-legit check nyo sa group. Kung wala doon, mag-LFK sa group na looking for picnic summer dates. Baka meron pa silang natatago or kahit pre-love. Pero ako, I won't give this up. Tapos ayun, mag-try kayo doon. Kung wala at makahanap kayo sa carousel or outside group, ipa-legit check niyo muna sa ating group na nandun sa description box ko. Yung Buy and Sell Victoria's Secret and Bath and Body Works. And meron pa doon, mga na-discover ko na group na legit din. Ayun, check niyo na lang doon sa group. Kung pa-LC nyo, kung yung mabibigyan nyo nito ay legit or not. Pero, as in, perfect for everyday use. Pwede, may nagsuggest nito kasi nagtanong ako if ano ang magandang scent for first date. May nagsuggest na ito daw, ang bango daw nito for first date. And na-realize ko, oo nga no, if you're going sa first date, mga lunch date, ganun, this is perfect. Tapos naka-Sunday dress ka. Ang bango. Ang bango nito. Pero sa tingin ko, pwede rin naman siyang pang dinner date. Kasi, ang expensive nga ng amo nito eh. Sobrang floral feminine mo lang. As in, ang bango. So, yun. Next na natin i-review itong si Urban Bouquet. And this one is my blind buy. Kasi, meron nakita akong nag-post. Since nga tinitipid ko itong si Picnic Summer Daisies. Dahil rare na ito. May nakita akong nag-post doon na pinost niya itong dalawa na to. Sabi niya, if you love Picnic Summer Daisies, try mo daw itong si Urban Bouquet. Kasi medyo magka-vibe sila. And ito nga is rare na. So, kung wala ka daw mahanap na Picnic Summer Daisies, try mo si Urban Bouquet dahil medyo magka-vibe sila. So ako naman, dahil love na love ko ito, so di na ako bumili ng decades kasi nga, na-hype din to eh. Sabi ko, baka maubusan ako. So naghanap agad ako. This one, nabili ko to kay si Snatch Da Jose. Wala siyang Shopee, pero meron siyang Facebook page. I-leave ko na lang sa description box. And pinapadala niya yung kanyang mga ano, ito, through JNT. Kasi mahirap pumanap nito at meron siya mga scents na wala sa ibang seller. So, kahit walang Shopee, go na rin ako. Nagpaano na lang ako yun, courier na JNT. Mabilis lang naman dumating. Parang one day lang yata, dumating na agad to sa akin. Super bilis. And super bait na ni Sis Nudge. I-leave ko yung kanyang link sa description box. Sabi dito, Urban Bouquet is a refreshing body mist from Pink Collection with notes of floral, wild daisy, ginger lily, crushed leaves, that shows skin some love with conditioning aloe and a subtle hint of scent. So yun, kasi wala akong masyadong mahanap na data nito sa internet. So nakuha ko siya sa amazon.com. Kasi ang hinanap ko talaga yung ganito. Yung ganito, kasi meron siyang, ito is without EO. Meron to, kagaya nung fresh and clean na dilemma ko last time. Meron to kasing with EO and without EO. And yung bagong packaging nito, ito kasi lumang packaging na to eh. Yung bagong packaging nito, iba yung nakalagay niya dito, yung Wild Daisies plus Driftwood something. Pero itong si Urban Bouquet na nakuha ko is Wild Daisies and City Vibes yung nakalagay sa kanya. Iba yung iba. Try ako maghanap ng picture, insert ko dito. So, nakalagay sa likod niya is Petal to the Metal. Di ba may ganun? Ang ganda, ang classy lang nung kanyang packaging. And sobrang kulay pink. So, sa mga pink lovers dyan, ang ganda nito. And ang lagi sa likod, Urban Edge Sidewalk Flowers and Leather Jackets. Meet Me Downtown. Spritz Love Repeat.
Parang no, ano ah. So, parang this one is edgy something. Kasi nga naku yung city vibes. So, try ko na siya dito. Si Urban Bouquet. And tumagal din to sa akin ng 3 to 4 hour-ish. And surprisingly, dahil light lang siya, hindi ko na-expect na hanggang kinabukasan, amoy na amoy ko pa rin to sa aking damit. So, try na natin. Medyo amoy alcoholy pa siya, so wait lang. So, ito na. Itry natin si Urban Bouquet. Yes, medyo woody siya. Meron ako naamoy na medyo woody. Ingay ng mga aso, sorry. Yes, so you get the daisy floral vibes dito. And, ispray ko nga si Picking Summer Daisies dito para makompare natin siya. Kasi sa tissue ko lang siya inispray kanina, diba? Pero, amoy pa naman siya sa tissue. Pero ito si Urban Bouquet. Yes, you'll get the floral, sweet floral, yung amoy niya. Pero nakuha ko konting-konting woody scent. As in, konti lang. As in, very, very, very light lang na woody scent. Ang bango nito, fresh, fresh, airy, sweet floral na may konting hint ng woody. So, abalikin natin sa Picnic Summer Daisies. And ayun pa rin, sweet, juicy, fruity floral ito sa Picnic Summer Daisies. While si Urban Bouquet, hindi siya ganun ka-juicy, hindi siya ganun ka-fruity, pero the sweet floral is there. Yun yung ka-vibes niya. Sweet floral na may konting woody. Parang, para sa akin, si Picnic Summer Daisies ay mas younger yung vibes niya kaysa dito kay Urban Bouquet. So, parang ito, kumbaga ito ay, so ito ay parang nasa teenage na, ano, na years. Ito ay parang nasa 20s vibes. Ganun. Mas mature ng konti itong si Urban Bouquet kaysa dito kay Picnic Summer Daisies. Itong si Picnic Summer Daisies, nasa fun and playful side siya. While ito si Urban Bouquet ay nasa edgy side but feminine pa rin yung amoy niya. Gets niyo ba? Parang ganun. So, ang bango nila parehas, mas sweet and juicy lang itong si Picnic Summer Daisies. Pero ito, may konting hint ng woodiness. Parang yun yung nagpapa-edgy sa kanya. So, pwedeng ganito. Ito yung gagamitin mo sa pang daytime mo na scent. And sa nighttime, kung meron ka mga night dates or casual walks lang sa park, mga ganyan, road trips. Ito ang gamitin mo si Urban Bouquet. Feminine, but edgy. Ito, sweet, fun, and playful. Ganun. Bango nila parehas, ha? Pero kung pabibiliin na ako ng isa sa kanila, mas gusto ko pa din si Picnic Summer Daisies. So, parang gusto ko kasing pabebe ako. Ganun. Char! Pero ayun nga, ito pwede siyang pang nighttime. Ang flexible ng scent nito ni Urban Bouquet. Diba? Sweet, feminine, but edgy. While this one is sweet, playful, and fun. So, yun lang guys. And gusto ko lang palang sabihin na ano, na-realize ko lang kasi, chika, ano to, story time, chika time, ganyan. Kasi before, when the pandemic started, I was in Singapore. Maggagamitin ko yung mic kong ganda para mas malakas. Ayun, when the pandemic started, I was in Singapore. Yun yung unang case, may unang case nun sa Singapore. Meron na isang case ng COVID pero kailangan ko kasing pumunta to get my work permit, Telex visa para sa aking work permit dahil ako yung mag-work sa Indonesia that time. May contract akong 1 year. So, ayun. And kailangan kong pumunta ng Singapore kasi nandun nga yung Telex visa ko. So, yun. Pumunta ko ng Singapore. Tatandaan ko nun. Sobrang dami kong baon na mask kasi nga first time ko maka-experience ng ganito eh. I mean, sa tanda ko na to, by the way, I'm 27 years old and sa tanda ko na to, kasi diba before, nagkaroon na rin ng parang ganito, which is SARS, pero medyo bata pa tayo nun. I can't remember what year it is, but comment down below if you know. And, medyo bata-bata pa tayo nun and sa TV lang kasi, yung sa TV ko lang napapanood, hindi naman, hindi lumaganap ng ganito yung SARS. I mean, hindi naging ganito ka-contagious. Thankfully, kasi nga, diba,
at least safe tayo noon. And wala, hindi nga nagmask noon, 'di ba? Ang natandaan ko lang parang binan yata yung hindi yata nagpasok sa airport or something, may mga scanner. Yun yung natandaan ko sa SARS. Sobrang konti na lang ng memory ko kasi nga bata pa ako noong time na nangyari yun. And first time ko na ma-experience yung ganito na pandemic. And yun. And sobrang layo ko pa nun sa pamilya ko. Iniisip ko nun, paano kaya kung mamatay ako dito, mahawa ako ng COVID, mamatay ako, wala ako sa Pilipinas, walang mag-aalaga sa akin kung magka-COVID ako. Ganun yung naiisip ko. Kaya alam nyo guys, sobrang saludo ko sa mga OFW na nakakaya na malayo sa pamilya. Kasi as a former OFW, kahit less than 2 years ko lang naman na experience, sobrang hirap kaya guys. I mean, malayo ko sa pamilya mo. Although ako, hindi naman okay lang sa akin, hindi ako masyadong na-homesick kasi number one, marami rin Pinoy doon sa pinag-workan ko. And sanay naman kasi ako na wala sa bahay kasi ano, lagi akong nag-work din dito. Tapos madalas OT ako sa dati kong work here sa Philippines. And umaalis ako sa bahay, tulog pa yung mga tao sa amin. Umuwi ako sa bahay, tulog na yung mga tao sa amin. So nakikita lang kami dito usually weekends, ganun. Pag weekends ko lang nakikita yung family ko kasi nga tulog na pag aalis ako. Tapos pag uuwi ako, tulog na din sila. So ayun. And medyo sanay naman din ako kasi nga hindi naman ako codependent. I'm a strong independent woman, char. So ayun, pero alam mo, ang hirap mag-OFW lalo na pag meron ko ng sariling pamilya kasi ako naman single pa naman ako. And syempre yung mga ibang OFW, yung mga kasama ko doon, yung may pamilya na, may asawa at anak na dito sa Pilipinas. And sobrang hirap lalo na pag birthday mo, syempre kasama mo yung family and friends mo mag-celebrate, 'di ba? Do meron ka na magiging friend doon sa ibang bansa, pero kasi iba pa rin yung family and friends mo dito nakasama mo mag-celebrate before. Lalo na pag Pasko, maiiyak ka talaga. Kasi ako, sabi ko, wala, hindi naman kasi ako, as in, super, super, super close sa family ko. As in, ganun. Yung parang bestie mo, yung mom mo, yung dad mo. Parang ganun. Hindi naman ako super ganun. But I am close with my family. Pero, iba pa rin talaga. Naiyak pa rin talaga ako nung unang beses kong mag-Pasko na malayo sa Pilipinas. Tapos, bago lang kasi ako nun. I mean, ilang buwan pa lang ako nung nagpasko doon. So, hindi pa ako nakaipon ng leave. Hindi pa rin ako nakauwi sa Pilipinas. Kasi umalis ako dito September. Tapos, so December, wala pa akong leave noon. So, sayang naman. And wala pa akong masyadong naiipon. Sabi ko, sayang naman kung uwi ako kasi kakaalis ko lang din naman. So, next year na lang. So, di ako umuwi. Tapos, konti lang kami mga Pinoy doon na natira. So, super lungkot. Kasi nga, syempre, iba yung magluto, isama-sama kayo ng family mo and all. So, I'm sure mga OFWs din dito na nanonood, nakaka-relate kayo. Pero anyway, ang kwento ko nga ay yung pandemic, diba? So, yun, the pandemic happened nga. Sobrang takot ako ng doble-doble pa nga yata yung mask ko noon kasi nga, yun pa lang yung unang pagputok ng pandemic. Tapos meron ng case sa Singapore and kailangan ba mo ng Singapore. So, syempre, hindi mo alam kung yung mga pupuntahan ko bang place ay napuntahan din nung nag-positive. And that time, sobrang severe pa nung symptoms ng COVID. Yung talagang di ka makakahinga. And ako, I had asthma before. Kasi ngayon wala na. Hindi na ako inaatake ng asthma, thankfully. But before kasi talagang sobrang lala. Pag inatake ako na asthma, alam mo yun, pag New Year, nakapanyo ako, nakamask. Tapos maamoy ko pa din. Kinabukasan, sobrang hinihika talaga ako. So ganun. Buti na lang, naging okay-okay na ako. Yun, hindi na ako masyadong inaatake ng asthma. So, syempre, vulnerable ako dahil may asthma ako. I had asthma. So, kung mahawa ko ng COVID, sabi ko, for sure, baka mamatay ako. Kasi nga, yun, di ba sa lungs din yung COVID. So, super doubly ingat ako nun. And, ayun, hanggang sa, yun, nakauwi naman ako. Never naman ako nagka-COVID. Thankfully, until this day, thankfully talaga na hindi ako nagka-COVID. Hindi ako nahawa. Kahit nung nandito ako sa Pinas, ilang beses na ako lumabas-labas, ganun. And mga tao sa bahay, syempre lumalabas din. So, napaka-blessed ko na walang nagka-COVID sa amin sa family ko. Though yung tito ko and lola ko nagka-COVID, pero mild lang naman symptoms nila and gumaling din sila agad. So, thankful ako na ayun, walang nangyari sa aming family. And na-realize ko lang kasi na
ganun, ang bilis din ng mga pangyayari na nakabalik na ako sa Pilipinas, tapos mag 1 year na ako dito, hindi, 1 year plus na ako dito, na nandito sa Philippines, and may COVID pa rin. So, COVID has been on for like 2 years and more na dito, and diba, ang dami na, yung nakita ko sa TikTok na ano na, 2 weeks lang, yung parang suspended ako kasi nung 2 weeks dahil may COVID something, tapos naging 2 years na nag-remini sila. Yes, true, sobrang nakakalungkot talaga yung nangyari na parang COVID took that 2 years away from us, na lockdowns and all, and ayun, lockdowns, quarantines. Nung umuwi ako dito, may quarantine pa nun, pero once naman na parang makuha mo na yung result mo, pwede ka nang umuwi from the quarantine hotel, and dito ko na lang magtuloy ng quarantine sa bahay mo. So, ayun. I am thankful din na that time, hindi ako nawa sa aeroplano, negative yung result ko. So, never talaga ako nagka-COVID, pati yung family ko dito. And gusto ko lang sabihin na, alam niyo yun, kahit sobrang lungkot ng pangyayari, and there are many lives lost because of this COVID pandemic. But, ano, lahat tayo nandito, let's just be thankful and grateful that we are still alive and well despite everything. Nandito pa rin tayo, healthy and alive. Na, ayan, nanonood ng YouTube video ko, namamasyal, mga ganun. And, ano, hold on lang, konti na lang. Alam nyo, unti-unti namang bumabalik sa normal itong world natin. So, yun lang, yung nakakalungkot lang na meron ding war between Russia and Ukraine. So, let's pray for them, let's pray for the people and all the lives lost. And sana ma-stop na yung war. And yun, sana ma-stop na rin itong COVID para everybody happy na ulit, di ba? Na back to normal. Pero feeling ko kasi parang hindi tayo maging back to normal. So, sabi ko parang okay lang na nakamask na tayo pag lumalabas. It's okay. I mean, diba, kaysa naman maging malala pa yung COVID ulit. And ayun, but eventually it will all get better and magiging back to normal na nga tayo. So ayun lang. So thank you din sa mga frontliners. Sobrang na-appreciate namin lahat ng sacrifices and hirap nyo. And sumunod na lang tayo, guys, sa mga rules and everything. Huwag tayo maging pasaway kasi, diba, tinan nyo, nakocontain na natin yung COVID. Nag-open na nga rin ang Pinas, ang borders natin sa mga tourists, diba? So, ayun, unti-unti na siyang nagbaback to normal. So, hold on lang, guys. Hold on and konti na lang. Magiging happy na tayo lahat. Mawawala na itong COVID na to. Magiging flu, parang flu na lang siya na pwede nang magamot via medicine and vaccines. So, ayun lang, guys, yung mga realizations ko na let's be thankful that we are still healthy and alive right now. And ayun, wala lang, wag na tayong malungkot kasi kahit maging malungkot tayo, di naman na natin mababalik yung 2 years na nawala. Let's just ano, live life to the fullest. Live every day as if it is your last day, sabi nga nila, diba? Basta, let's all be happy and, ayun, stay mabango. Diba? Diba na, isingit pa yun? Ano pa ba? Yun lang, dami ko namang dinadal. Basta yun lang naman yung mga na-realize ko na thankful pa din ako, diba? Despite everything. And, ayun, may work pa rin ako. Hindi ako masyadong naapektuhan ng COVID. So, I'm so lucky kasi ang dami dyan, di ba, na nawalan ng trabaho, na nawalan ng mga mahal sa buhay. So, tayo, we are still lucky. I'm still lucky. I'm still blessed. Yun, I'm thankful, very, very thankful kasi na, ayun. So, pag-pray na lang natin yung mga hanggang ngayon, wala pa rin trabaho, yung mga nawalan ng mga mahal sa buhay, ganun. Let's pray for them. And let's be happy. Mag-ingat tayo. So, yun lang, guys. Ang dami kong daldal. Ilang minutes na to. Parang 30 minutes na yata. So, yun, guys. Thank you for watching. Ingat kayo lagi. Radiate love and positivity. Bye-bye.